Tama nga po kayo, meron tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 na umaga, ito ay nasa mailayong 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa ng maging bagyo in the next 24 to 48 hours. Samantalang southwest monsoon naman, nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. Asahan nga natin posibleng maulan sa Metro Manila, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa na mga localized thunderstorm. Meron din tayong nilabas na thunderstorm advisory kaninang 10:40 na umaga kung saan inaasahan katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na may mga kidlat at malalakas na hangin sa Nueva Ecija, Quezon, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Okay. Currently affecting sa ilang parte ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Metro Manila at sa areas na yon. So, meron din pala tayong nilabas na weather advisory kung saan for today, posible yung mga katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa may Palawan at Occidental Mindoro. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center. Yes po. Sorry, bago ka mag-extra, ito bang low pressure area, pwede maging dindong? Currently, in the next 24 to 48 hours, low chance pa naman po maging bagyo. Low chance. Kaya lang kasi nung what? Last week, parang ang clear ng skies, tapos ngayon mag-uumpisa na naman ang ulan, be? Ngayon po, meron nga po tayo weather advisory. So, mostly western section ng Luzon. Posible yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Okay, sige. So, after 48 hours pa lang natin malalaman kung itong low pressure area magiging ganap na bagyo, no? Apo. So, currently, based sa assessment natin, low chance pa naman the next 24 to 48 hours. Then, later ulit, i-assess ulit ng mga kasamahan natin kung tataas ba yung chance niya na maging bagyo. Okay. Sige. Maraming salamat, Veronica, ha. Bye-bye. Ingat pag-uwi. Salamat. Ingat din po. Thank you.